bibiyahin, ano, bibiyahin ulit ako sa truck. At yun nga, maraming ginawa dito sa unit. Yun, at kagandahan, na-coverage naman sa warranty, pero kailangan ko pa rin siyang ibalik kasi yung parking cooler ko, pinalta nila pero hindi pa rin gumagana. So kailangan ko pa rin ibalik sa kanila. So hindi ko alam kung anong problema. Pero sabi naman nila, checkin daw ulit nila, pero kailangan ko munang bumiyahe. So yun nga, no, at kapag ka kasi sarili mong truck, kahit na warranty, malaki pa rin yung nawawala kasi natitenga tayo ng ilang araw. Hindi porque napabalitaan na maganda ang kita ng owner operator is maganda na. Kailangan kasi sinasama natin dyan sa kwentahan yung expenses, hindi lang yung puro papasok. Ang kita naman kasi ng owner operator, nakabase yan sa kung paano ka gumawa ng kita at sa mga expenses na ginagastos mo sa truck. At saka masasabi mo rin kumikita ang isang owner operator kapag ka na-compute na yung isang buong whole year. Kasi meron talaga, kung kikwentahin mo yung buwan, every month or every paycheck na sahod, merong malaki, merong maliit. Hindi lahat yan puro malaki. Meron minsan talagang walang kita kasi depende naman nyo kung sa biyahe mo nagyagawin. Meron talagang pagkakataon na sa isang paycheck, sasahod ka lang ng hindi naman ganun kalakihan. Meron minsan, wala talaga. Depende kasi yan sa kung paano gumawa ng biyahe at yung mga gastusin. Kagaya niya, nagpagawa ako ng truck. Tatlong araw na nasa shop yung truck. So walang kita. So hanggat hindi nakikwenta yung buong isang taon na biyahe ng truck mo, is hindi mo masasabing kumita o hindi kasi naririyan yung filing ng tax. Kahit naman sa atin sa Pilipinas, yearly pa rin nagpapakumpit ng tax. Hanggat hindi pa nakukumpit yung tax, hanggat hindi pa nakukumpit yung income, yung expenses, wala, hindi mo masasabi na kada buwan kumikita ka. Oo, merong buwan na magandang income, merong buwan na mahina. Hindi lahat yan araw-araw Pasko. Yun ang katotohanan ng pagninegosyo. Hindi kagaya ng company driver. Ang company driver, kung masira man yung truck, halimbawa sa daan masira yung truck, binabayaran ng kumpanya yung tenga mo sa daan. Hindi kagaya sa owner operator na pagka nasiraan ka sa daan, expenses mo lahat yun. So wala kang kita, gastos ka pa. So yun ang malaking pagkakaiba ng isang owner operator sa company driver. So buti na lang at dito ako nagpagawa sa home base, at least nasa bahay ako. Ang haba pila. So pabiyaya ako ngayon, papunta ako ngayon ng Wichita. Pipick up lang ako ng load sa Winkler, then diretso na ako ng US. So kukuha muna ako ng I-94 kasi expired yung aking I-94. Bayad sa drive-in, hindi pwedeng same ng bayad sa flat deck.
So magkaiba yan. Hindi naman pwedeng magkapares ang bayad ng drive van sa repair. Depende yan sa kung ano yung hinihila mo sa tanker, mas mahal din ang bayad sa tanker. Pero kung halimbawa na drive van, lilipat ka rin sa drive van din na ibang kumpanya, pare-parehas lang din yan. Pinag-aralan na ng kumpanya yan. Depende na lang yan kung paano ka talaga gumawa ng kita at saka paano ka gumawa ng gastusin. Ano yung expenses mo. Kaya meron minsan, magkakasama kayo sa kumpanya, sasabihin sa'yo, bakit mas malaki yung income mo? Eh ang tanong, magkano yung expenses mo at magkano yung expenses ko? Kailangan pagkumparahin nyo rin. Kasi depende talaga yan kung magkano kuha mo sa truck. Lalo ngayon, napakamahal ng unit. Tapos yung rate naman, di naman tumataas. Tapos yung fuel, tumataas, bumababa. Makagandahan nga lang, yun nga, subsidized. Pag tumaas ang fuel, natatawag na ganyan yung bayad sa amin as an owner operator. Yun nga lang, kaya nabanggit ko na kapag ka owner operator ka, lahat ng sira ng unit, expenses mo, cargo mo. Kung masiraan ka man sa daan, medyo malaki-laking gastos. Kasi kung halimbawa magtatagal yung truck mo sa kagaya nang nangyari sa akin nung minsan, buti na lang isang gabi lang, isang araw lang siya, dalawang araw lang siya na tingga sa shop sa US. Kung nagtagal-tagal yun, magkano ang hotel? Magho-hotel ka tapos may kasama pa akong co-driver, babayaran mo rin yung driver ng layover. Hindi naman pwedeng hindi mo babayaran. So malaking responsibilidad na ang as an owner operator, na kung halimbawa may kasama kang driver, responsibilidad mo siya na patulugin. Kung halimbawa yung truck nasa loob ng shop, kailangan matulog kayo sa kung kinakailangan mag-rent ng hotel. So, marami kayo dapat pwedeng pag-aralan bago kayo kumuha ng truck o bago kayo maging owner operator o bago kayo magnegosyo, kung ano mang negosyo binabalak nyo negosyohin. Lagi yung mayroong advantage at disadvantage. Hindi pwedeng marinig nyo lang maganda, talagang maganda na lahat, sulit-sulit maganda na, hindi. May nangyayari talagang minsan down, minsan up. Ganyan talaga ang nagninegosyo, ups and down. Hindi mo pwede lagi sabihin maganda. Itong sa akin, awa naman ng Diyos, 3 years na. So sana kasama talaga 'yan sa pagdinay yung pag-owner operator, yung sira, maintenance, kasama 'yan. Ang importante is laging safety tayo lagi sa daan. Walang mga nangyayaring aksidente, wala tayong hindi tayo na violation kasi 'yan ang isang punto sa isang kumpanya na kailangan wala kang mga ticket. Kasi merong kumpanya na kagaya ng mga malalaking kumpanya nagbibigay ng mga points kapag ka nagtagal ka sa kumpanya na kailang miles. Minsan sa isang kumpanya pagka naka 1 million miles ka, may award ka, may plaque, ganun. Pagka naka 1, basta maraming mga kumpanya nagbibigay ng mga award sa mga driver, lalo pag matagal ka na sa kumpanya at naka million miles ka, na binibigyan ka ng isang plaque. Meron akong isang kakilala, kaibigan ko, so shout out kay Rodolfo Reman yan, na matagal na meron siyang plaque na naka 1 million miles, no accident, no violation. So ang kwentahan nun is kapag ka naka 1 million ka na miles, parang nakuha yata niya yun is 8 years niya nakuha yung 1 million miles niya na walang aksidente, walang ticket. So kapag ka nagka-violation, parang nagka-ticket ka or aksidente, reset ka ulit sa simula. Kaya kailangan
laging focus sa daan. Abante ko ulit siya, so tingnan ko kung talaga nagda-drag pa rin. Kinage ko na doon sa lalim eh. So abante ko lang. Hindi pa rin umiikot yung gulong. So tumawag na ako ng service. So ginawa ko na ng paraan kung ano yung posibleng nangyari kung bakit siya hindi umiikot. Akala ko nung una yung brake shoe nakakapit. So kinaging ko siya para kumawang yung brake pads doon sa rotor. Nakakawang na siya. Pero ganun pa rin. Siguro may problema yung wheel bearing niya, yung hub bearing. So, malalaman mamaya, tumawag na ako ng mobile service, tumawag kasi ako sa shop. Sila na tumawag para magpa-service ako rito kasi hindi na siya pwedeng i-drive. Kasi ma'am, baka sumabog lang yung gulong kasi dinadrag lang niya ng dinadrag. Wala pa naman akong laman, empty yung aking trailer. Kukuha pa lang ako ng load dito. Narito ko ngayon sa Winkler, ilang kilometers na lang ako sa pipikapan ko, mga 5 to 6 kilometers. So yun, wait na lang ng service at walang magagawa. Baka yung problema nito yung hub bearing. Narito ako ngayon sa gilid lang ng kalsada, so magpaparoad service lang ako sa trailer. Grabe yung kinayo do. Doon pa lang nagda-drag na yung gulong ko sa kalsada pa lang bigla siyang nag-drag kumapit. So nag-stack up siya. Hindi ko alam kung anong nangyari. So yun, ginawan ko ng paraan. Wala pa rin, ganoon pa rin nagda-drag pa rin siya. So yun na yung town ng Winkler. Nandito ako sa Winkler, pipick up ako ng load. So inaantay-antay ko lang yung magro-road service. Yan o, grabe yung kinahid nyo. Stuck talaga. Ngayon lang siya nag-drag. Kanina, tumakbo na ako ng mahigit 100 kilometers. Ngayon lang siya nag-stuck. Grabe yung kinahid nyo. Ano lang gulong. Nangamoy na nga eh. So buti maganda ng weather. So yun, tatanggalin daw yung gulong kasi ibabalik ito dun sa yard. Iba na ang kukuha. So ang plano is tanggalin yung wheel kung ano yung makikita ang diferensya, tapos or ibabalik yung pwede naman siyang wala nung caliper, basta may balik lang sa shop.
So, iba na yung magdadala, pareho yung kukuha. Pero dadrop ko na lang din to dito sa pick upan ko ng load. And para makadiretso na ako ng biyahe. Ayun, buti maganda-ganda yung weather. So, let's see. Tingnan natin. Oh, you got a nice impact gun, eh. Lakas ng impact niya, bilwa. Kaya pala nung hamlang. Cordless, kaya pala. Galing nung impact niya, ang lakas. Cordless lang eh. Oh, it's broken rotor eh? Yeah, I broke the rotor. Oh, yun. Nabaak sa gitna. It's broke into pieces eh? Yeah. Oh my goodness. How come? I don't know. I've never seen that happen before. Even me. It just broke in the half. Oh, that's why eh? Yan, naputol dito. Ito rotor kasi, isang piece to. Nabaak sa gitna. So, rotor problem. So, what we should do? What you gonna do, I mean? Chain the axle up. Yeah, just to chain the axle up. And then just don't have any tires. Mm-hmm. Or can't remove the caliper instead? I can, but this piece is still gonna be loose. Oh, okay. So yung rotor nabaak sa gitna. Kaya yung pag umiikot, kumakapit yung preno. So chain. Or here in the hole? Put it here in the hole or what? Or right here. There you go. Okay.
Or jack it up a little bit. The air down trailer. All good? It's not. Just hang it like that? Yeah. Just like that. I'm worried about the chain. What's that? I'm worried about the chain. You're worried about the chain? Yeah. I'm a little bit worried. Yes. Not like a heavy chain, eh? It's not a heavy chain. Chain was just under here. Oh, okay. What do you think? It's working now. I'll call my boss and see if he thinks I should try a heavier chain. Uh-huh. I think it should be okay though. Yeah, because if the one side is just bounced on the rough road, so it will still bumpy, eh? Yeah, if it bounces a little. That's what I'm worried about. So ganun na lang muna yung ginawa, nilagyan lang muna nila ng chain, nakahang, kasi hindi na talaga umiikot, kasi nagsalan na yung alay ng rotor, nahati sa gitna. So yun, makikita nyo, nahati sa gitna. So inihang lang, para lang makalis ako dito sa tabing kalsada, kasi delikado rito. Yung pagdadala naman ng trailer is malapit na lang naman, ilang kilometers na lang. All good! Okay, thank you, sir. You're welcome. So, yun na nga, no. Inihang lang muna yung axle para lang may takbo dito sa pagbabagsakan ko ng trailer. Kung saan ako pipick up ng load. Malapit na din lang naman, 5 kilometers. Kasi hindi na talaga siya umiikot kasi nahati yung rotor sa gitna. Kaya yung tendency ng rotor niya, kumakapit doon sa isang brake pads. So, ang gagawin ko, dahan-dahan na lang. So, ano na lang to, kukunin na lang nung ano namin sa shop. Para doon na gagawin sa yard namin. Malapit lang din naman dito yung yard namin. So, para lang makatuloy ako ng biyahe. Buti malapit na rin ako sa ano, sa reload. Buti malapit na rin ako sa aking pipikapan. So doon ko na lang siya iiwan, then kukunin na lang ng city driver para dalhin sa shop. Buti na lang talaga. So, wala talagang magagawa kasi stuck up talaga yung rotor niya, hindi siya umikot. Nabaak siya sa gitna.
Sana hindi maputol yung chain. Nakakatakot itakbo yung nakahang yung axle gamit yung chain, kasi yung chain na nilagay hindi siya ganun ako katiwala, kasi hindi siya ganun kakapal. Hindi kagaya ng mga ginagamit sa pagsisecure ng load. Kasi yung axle na ano pa rin siya, na nagba-bounce. So kaya doon ako kinakabahan. Buti na lang malapit yung pagdadrapan ko ng trailer. In 200 meters, hindi na ako mag-highway. Dito na lang ako sa loob ng city. Idadrop ko lang to doon. Grabe, pero nakakatakot siya talaga itakbo. Kaya to, tumatakbo lang ako ng mabagal. Para safety rin sa kapwa natin motorista. Kung maputol man yung chain, hindi siya tatalsik. Kasi pagka matuloy ng takbo, may tendency kasing lumipad yung mapuputol eh. So dito, dahan-dahan lang tayo. Kailangan anuhin din natin yung kapwa natin, mga motorista rito sa daan. So, naalala ko, meron nga pala ako nung in-upload nun sa page ko na yung chinain, yung axle. Ganun din. Ang nangyari naman sa kanya, yung hub bearing niya nag-stop. Ito naman sa akin is yung rotor na biyak sa gitna. Ngayon, ang ginawa naman niya, nilagyan niya ng chain, pero tinakbo niya from Winnipeg to Toronto is ganong kalayo yun? 2,000 mahigit kilometers. Eto, tatakbo ko lang to, 5 kilometers. Mula rin kung saan ako nag-start na may stock yung gulong, then i-drop ko na lang din dito sa kung saan ako pipick up ng load. Then bahala na yung shop na kumuha rito kung anong gagawin nila, kung itotow nila or hihilahin nila ng ano, or pupuntahan nila ng shop mismo. Kasi wala na, hindi na talaga siya umikot kasi nabiyak na ng tuluyan yung rotor. Kaya ako ngayon, ginagawa ko, doble ingat. Dapat pag ganyan may mga aberya, dapat hindi nyo samantalahin yung ganyan na itatakbo nyo ng malayo para lang kumita. May alis lang ba sa delikadong lugar? Kasi kung doon gagawin, mas delikado. Kasi nasa gilid lang ng kalsada. Kaya kailangan, dalhin mo sa safe na lugar, doon gagawin, then bahala na sila. Basta ako, ginawa ko yung part ko na tinry ko kung ano naging cause. Nag-caging ako ng chamber, dahil akala ko yung preno nag-stuck. So hindi pala, kaya pala nag-i-stuck yung preno. Akala ko rin nung una is yung hub. Baka ako may problema ng hub bearing. So yun, nung tinanggal, may problema pala is yung rotor na hati sa gitna. Grabe. So, sobrang rusty. So yun, malapit na ako dito sa pagdadrapan ko, 1 kilometers na lang. Diretso pa rin ako ng biyahe kasi ibang trailer ang kukunin ko dito. Papunta ako ng Wichita. So narito na ako at natrap ko lang trailer. Then kukunin kaya aking preloaded trailer papunta ng Wichita. So yun, iwanan ko na dito yung sirang trailer. So, do-double check lang natin.
Yung chain, so yun, hindi naman naputol, hindi naman na ano. So ito, hindi talaga umiikot. So yan, umano ko na siya dyan. Kunin ko na yung aking loaded. Agri parts, CNH. So where are you going? Wichita. I need a new I-94, sir. Yeah, it's like you do. Yes, sir. Right now. Expired today. Exactly. Alright, you got an ad, invoice. It's got an address on it. Yes, sir. I'll take that. Find a place to park, stay to the left, do whatever, come on in, get a new stamp. Okay. So yan, magpa-park lang ako, then tatatakan ng bagong I-94 kasi kailangan ng bagong picture, then magbabayad. So papark lang ako rito. So nakukuha na ako ng bagong aking I-94. So may gate pass, resibo $6, claim sa business, invoice, passport kaya expired. October 23 expired. So yan. All goods.